Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating episode ngayong gabi, April 14. Dito po sa ating Facts First Podcast. Baka iba sa inyo medyo nagugulat. Oh, bakit nagpo-programa ka linggong-linggo? Di ba Monday to Friday lang ang programa mo, yung live episodes? Well, napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayong gabi. So hindi naman po ito yung first time na nag-programa po tayo on a Sunday. Dahil pag meron po talaga mga issues na sobrang importante, wag na po natin yung pagpabukas. Ang pag-uusapan po natin, ito pong issue ng secret deal na inamin naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinasok niya. Nagkaroon daw siya ng isang handshake agreement, kasunduan, dito sa presidente ng China, si Xi Jinping. Tapos, syempre, nagsalita rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron po siyang mga tanong pagdating dito sa secret deal na ito. Para sa kanya, gusto niyang malaman kung ano ba yung detalye nito. Gusto niyang makausap. Gusto niyang makita yung mga konkretong nilalaman. Kung nakasulat ba ito, no? Dahil tulad ng iniisip ng marami, for an agreement as important as this, something that concerns our sovereign rights, something that concerns the West Philippine Sea, in particular the Ayungan Shoal, eh di ba dapat nakasulat yan? Pwede bang handshake na lang yan o sekreto? And of course, ang development yan, di ba? Nag-press con pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at muling ininsulto si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, kung dumiretso ka lang sa akin, nag-usap o nagtanong ka sa akin, di ba? Nalaman daw niya kung ano yung deal na yan. In the first place, di ba, sino ba yung may obligasyon na magpaliwanag at magbigay na mas marami o konkretong impormasyon tungkol dyan sa deal na yan? Diba, ininsulto niya si Bongbong Marcos. Sinabi ni Duterte, hindi ka nakagraduate, second year college ka lang. Ganun, napakataas talaga ng antas ng diskurso, no? Paggaling kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, pag-uusapan po natin yung mga implications itong ipinasok, nung pinasok ng secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating po dito sa West Philippine Sea, in particular, Ayungan Shoal. I'd like to welcome to our program si former Supreme Court Senior Associate Justice Tony Carpio. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa ating mga viewers. Okay. First, sir, let's establish yung what we know so far based on the pronouncements from the Chinese Embassy, from Rodrigo Duterte, from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung alam natin in concrete terms dito sa deal na ito? Well, if you recall, nag-umpisa ito sa isang news item sa Manila Times. Sabi ng Manila Times, quoting an unnamed Chinese embassy official in Manila, na merong gentleman's agreement si President Duterte with President Xi na ang pwedeng dalhin lang sa Sierra Madre ay pagkain at tubig at hindi pwede magdala ng mga repair materials, construction materials para i-repair yung BRP Sierra Madre. At lumabas naman si Harry Roque, former spokesperson ni President Duterte, na totoo yan, may gentleman's agreement. Eh, yung si Sal Panelo, another spokesperson of President Duterte and legal counsel, nagsalita. Sabi niya, I check with President Duterte, walang ganyang gentleman's agreement. Sinungaling si sinungaling si Harry Roque at publicity seeker lang yan. So for a few days ganyan, ano? Pero biglang nagsalita yung Foreign Ministry ng China. Sabi ng Foreign Ministry spokesperson, totoo, meron talagang gentleman's agreement. Immediately si President, former President Duterte, sabi niya, oh nga, meron. So kinonfirm ni President Duterte na merong gentleman's agreement. At saka sabi niya, yung gentleman's agreement is just status quo. At saka yung status quo meaning walang magre-repair ng Sierra Madre, walang gagamit ng military activity o military pressure. So, ang pwedeng dalain lang sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. So, walang construction material kasi yun daw ang status quo. Now,
yun ang facts, no? So ang analysis ko ito, yun ba talaga ang status ko when that gentleman's agreement was made in 2017? Totoo ba na ang dinadala lang natin noon in 2017 ay tubig at pagkain lang? Hindi, because hindi totoo yan. Hindi yan ang status ko. Kasi yung 1999, sinadsad natin yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal, no? So yun na naging outpost natin. In 2002, 3 years later, nagkaroon ng declaration of conduct. Declaration of conduct by the parties between ASEAN and China, at sabi ng declaration of conduct, no country will occupy unoccupied features as of 2002. Bawal mag-occupy pag unoccupied yan as of 2002. But if you occupied it as of 2002, you can maintain it. If you have a facility, pwede mo i-repair. Yun ang kasunduan sa 2002 Declaration of Conduct. Yung Sierra Madre, andoon na yan yung 2002. When the Declaration of Conduct was signed in 2002, andoon na yung Sierra Madre since 1999, mga 3 years na. So, yung Sierra Madre, hindi kasama yon sa prohibition. We can maintain Sierra Madre, repair it, because that is the status quo when the 2002 Declaration of Conduct was signed. Klaro yan, kasi yung outpost natin sa Pag-asa, yung outpost ng Vietnam sa ibang isla nila, outpost ng China sa ibang isla nila, as of 2002, will continue and will be repaired, will be maintained. So ganyan din yung sa atin sa Sierra, sa Ayungin Shoal. So ang status quo, as of 2002, we continue to repair, Sierra Madre, at saka we can continue to supply our troops there with water and food. So, mali yung sinasabi nila na ang status quo in 2017, yung nagkaroon sila ng kasunduan verbal with the President Xi, ang status quo in 2017, tubig at pagkain lang pinapadala natin sa Sierra Madre. So yun ang mali. Okay. Now, anong meaning yan? Pag hindi natin i-repair ang Sierra Madre, kokolaps yan at lulubog yan kasi kinakalawang na yung superstructure. So it requires a continuous maintenance. Pag hindi to natin yung repair, lulubog yan. Mawawala tayo. We will lose our outpost. Papasok ngayon ang China. So, pag pumayag ka na hindi na natin i-repair, parang sinasabi mo na, oh, aalis na kami dito, kukunin na ninyo yung Ayungin Shoal. Yun ang meaning. Pag hindi mo i-repair, parang binibigay mo na yung Ayungin Shoal kasi hindi na tayo tatagal doon sa Sierra Madre. Second, in 2017, nagkaroon na ng arbitral award. Ang arbitral award is July 2016. So, yung pumayag si Duterte sa Gentleman's Agreement, alam niya na na yung Ayungin Shoal na-declare na na atin yon, part of our EEZ. Pag part of our EEZ, we have the sole right to put up a structure. Tayo lang pwedeng tumayo ng struktura doon. Tayo lang pwedeng mag-exploit, kumuha ng oil, gas, o fish. Hindi pwede ang China magkaroon ng outpost doon. Hindi pwede ang Chinese fisherman mangisda doon. Hindi sila pwede kumuha ng langis doon. Tayo lang. So, yung economic resources atin lang, at we have the sole right, ito ha, sole right to put up a structure on Ayungin Shoal. So, yun, give up ni Duterte yun kasi pumayag siya na na hindi tayo mag-repair ng hindi tayo pwede mag-repair ng Sierra Madre. So wala tayo, mawawala yung ating outpost doon.
Yun ang problema. At saka sabi ni Duterte doon sa press conference niya, hindi ko nga alam kung ano yung Ayungin Shoal na yan. I do not know anything about Ayungin Shoal. So, yung presidente entered into the gentleman's agreement, pero wala siyang alam ng Ayungin Shoal. Pero yung Ayungin Shoal is the very essence of the agreement. Pwede ba tayo to continue there? Pwede ba tayo, pwede ba nating i-repair yung Sierra Madre para hindi tayo mapaalis dyan o hindi tayo mawala ng outposts sa Ayungin Shoal? So, for you to enter that gentleman's agreement, pag pumayag ka doon, dapat alam mo ano yung Ayungin Shoal. Sabi doon dito, wala akong alam sa Ayungin Shoal. So, anong klaseng agreement ang pinasukan niya na wala siyang alam sa subject matter of the agreement? Bakit importante yung Ayungin Shoal? Kasi yung Ayungin Shoal, mga 20 nautical miles lang yan from Mischief Reef. Ang Mischief Reef is the largest air and naval base of China. Pinakamalaking air and naval base ng China sa Spratly. Eh pag andyan tayo sa Ayungin Shoal, makikita natin, we can monitor the Chinese. Kaya ayaw ng Chinese, ayaw nila yung presence natin sa Ayungin Shoal. At saka yung Ayungin Shoal, that is the gateway. That's the gateway to Red Bank. Kasi after Ayungin Shoal, everything is submerged already. Mga reefs don't submerge at low or high tide. Totally submerged. Pero yung Ayungin Shoal, pag low tide, makikita mo pa yung mga rocks, no? It is a low tide. Kasi pag low tide, makikita mo. High tide, wala. So, that is the ideal outpost to guard, to monitor Red Bank. Ano yung Red Bank? Red Bank is very rich in gas. 2 or 3 times more gas reserves than Malampaya. So napaka-importante na we will be in control of Ayungin Shoal. So yun. Pumasok ng kasunduan si Duterte sa Ayungin Shoal without knowing what Ayungin Shoal is. Sabi niya, hindi ko nga alam yun. Eh ano klaseng presidente yun? So that is the situation. Okay. Sir, diretsuhin na po natin ng justice. Unang-una, itong handshake deal na ito na inamin naman ni Pangulong Duterte, was this valid? And number two, hindi po ba ito paghuhudas o pagda-traitor sa interes ng Pilipinas? Well, definitely dehado tayo, no? Pag yung pumayag siya na hindi natin i-repair, parang sinabi mo na sa inyo na ito, maghintay na lang kayong few more months, lulubog na itong Sierra Madre. So aalis na kami dito. Yan ang meaning yan. So talagang against national interest yan. Pinamigay niya in effect ang Ayungin Shoal. Okay. Nabanggit niyo po, Justice, yung 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, no? So, ang ganda ng pagkakalatag niyo po nun. Pero alam po natin, hindi po siya legally binding and mismo China violate po yan, no? So, should that still be part of the equation? Eh, lalo nanalo na naman tayo against China in 2016. So, don't you think a conversation dito, hindi nga dapat pinag-uusapan dito yung handshake deal or what, eh? Wala aking karapatan dyan in the first place. I mean, that's my opinion there. Well, so far, the parties are more or less complying, no, with the declaration of conduct. Kasi makita mo, 2002 yan. 2012, China seized Scarborough Shoal. Pero hanggang ngayon, hindi sila nagtatayo doon. They just surround it with their maritime militia and Coast Guard vessel. Kasi they don't want to be seen by the world na binaviolate nila yung declaration of conduct. Hanggang ngayon, ini-invoke pa yun eh. So, it is a restraint on China. So, hindi rin tayo pwede i-violate yan kasi sabihin ng China, o kayo nag-violate. So, free for all na ngayon, magbabiolate na lahat. So, everybody tries to follow the declaration of conduct. Kaya lang nakalagay doon sa declaration of conduct, the parties shall resolve the dispute in accordance with UNCLOS. Importante 'yon na okay, walang gagalaw, restraint, you cannot occupy unoccupied features, pero
you resolve your dispute in accordance with the UNCLOS. Ngayon, we went to UNCLOS in 2012. 2002 yun, Declaration of Conduct, 2012. Nanalo tayo. No? Sabi ng tribunal, yung ngayong insyon, low tide yan, part of the EEZ. So, that dagdag yan sa ating legal right. No? Kasi, when we go to UNCLOS, that is actually in accordance with the Code of Conduct. Kasi sabi ng Code of Conduct, the parties will settle the disputes in accordance with UNCLOS. So, pag pumunta ko sa UNCLOS, that is complying with the Declaration of Conduct. So, we can cite both documents, no? Although Declaration of Conduct is just persuasive, we can still cite it kasi everybody tries to follow it. Pag pinayolate mo yan, you will lose the moral high ground. Even China tries to keep it, no? Kaya ako lang po nabanggit yun, justice, kasi nga, speaking of moral high ground, I don't know kung meron ganun ng China ngayon dahil bukod sa pambubuli nila, diba they militarized the occupied features dito sa South China Sea. Kasama na po yung pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. So wasn't that also, yung artificial island building nila, weren't those activities violative of the DOC maski na hindi po siya legally binding? Well, yung DOC kasi, ang pinagbawal, you occupy unoccupied. Ang sinasabi nila, na-occupy na namin yung Misfit Trip 1995 pa eh. So, yun, no? Pwedeng may wiggle room sila doon. But, kasi nakalagay doon, you settle your dispute in accordance with UNCLOS, yan ang ginawa natin. And natalo sila sa UNCLOS. Sabi ng UNCLOS Tribunal, yung Misfit Trip, hindi sa inyo yan, sa Pilipinas yan. That's part of the EEZ. So dapat doon sila, dapat irespeto nila yan. Kasi kasama yan sa Code of Conduct eh, na, sa Declaration of Conduct na you settle your dispute in accordance with UNCLOS. Kaya pumunta nga tayo doon. So sabi natin, sabi ng Declaration of Conduct, settle it in accordance with UNCLOS, sinettle nga namin, China, you comply. So dagdag yun. Yun sir, yung accountability naman. Kasi isa rin po yan sa mga binanggit ni President Bongbong Marcos. So sabi niya, if it's a bad decision, you're accountable. So ngayon, nililinaw pa nila from the Duterte administration, ano ba talaga yung pinasok na agreement. Pero in cases like this, how do we hold the previous administration, in particular the former president, accountable po? Well, mga kaibigan ko na lawyers din, pinakita nila na there is actually a provision in the anti-graft law. Nakalagay doon, a government official who causes undue injury to the government, causing undue injury to the government through manifest partiality or gross inexcusable negligence is liable. Tsaka penalty dyan is 6 years to 10 years, no? Imprisonment, at saka 20 years and prescriptive period. So, papasok yan. Kasi yung gentleman's agreement talaga will cause injury to the government. Kasi pinabigay mo yung ngayong insyole, at saka we have the right to bring repair materials. You agreed na hindi tayo magdala ng repair materials. So, that is causing undue injury to the government, no? Mawawala sa atin yung insyole. So, pwede pumasok yan dyan. Okay. Yung ano po, sir? Yung tao dito. So, may mga pwedeng gawin to hold the former president accountable pagdating dito. Pero yung ano po, yung handshake agreement na yan, hindi ba effectively na-rescind na yan nung sinabi ni President Marcos na kung meron mang pinasok yung previous administration sa agreement, I rescind it. Was that enough po? Yeah, ang position natin, kasi yung secret agreement na yan was not revealed to the public. Walang nakaalam yan eh. Kahit na si President Marcos Jr., nalaman yun na lang yung lumabas yan. Ako, nalaman ko na lang yung lumabas yun. So wala sa atin
nakaalam na meron palang agreement na ganyan. Now, if it is not disclosed, it's not announced, it will not bind the government, at saka parang agreement lang between two heads of state na it will not survive their term. Pag natapos na yung term nila, hindi na pwedeng that will bind the next president kasi hindi niya naman alam yan eh. Wala naman nakaalam yan eh. So, that is our position. It was hidden from the public. Sila lang nakaalam, so it cannot bind the public, no? So, yun ang position natin. It will not bind the next president. At saka, sinabi rin ng next president, I refuse to be bound by that. I rescind that kung adyan pa yan. So, that's the correct way. Mm-hmm. And Justice, how do we move forward from this? Kasi nga, in China, pinalutang yung secret agreement na yan for a reason, no? Nilik nila yan siguro sa media. Obviously, nilik nila. So, meron silang target dyan. And I think this is part of their influence operations. In the meantime, habang nambubuli sila, yung mga leader natin dito sa Manila, nag-aaway-aaway. Nagde-debate tayo. Ano ba yung laman ng secret agreement na yan? I mean, how do we move forward from this? Hindi ba parang naiisahan tayo lalo na napaka-chaotic ng domestic issues natin dito when it comes to that agreement? Nag-aaway yung dating Pangulo at saka yung kasalukuyang Pangulo. In the meantime, China is still doing what its own thing dito sa ating sariling bakuran po. Well, tama ka dyan. Kasi this is distracting us but we have to face this. Kasi alam mo, sabi ni Duterte, personal agreement lang yan namin ni President Xi. Pero yung China, nagsalita sila, yung foreign ministry ng China, nagsalita na this is a state-to-state agreement. This is an agreement not between Xi and Duterte, but between China and the Philippines. So, iba yung kanilang narrative, ha? They want to bind the Philippines. So, magkakaroon tayo ng away dito sa China whether the agreement binds the Philippines or not. Kasi ang posisyon nila, binding on the Philippines. So, we have to face that problem. Kasi they will tell the world, may agreement kami with the Philippines na dapat hindi nila dalhin yung construction material eh. We have to explain to the world that this is not binding on the Philippines. Kasi it was a secret agreement between Duterte and Xi. Walang nakaalam. So we have to face this. And we have to explain why it's not binding on us. That was not declared. It's not an announcement to the country or to the world. So hindi pa, you cannot bind the world. No, walang announcement eh. Cannot bind the Filipino people. Walang announcement eh. So we cannot escape this because ang nakikita ko na ang position ng China, ididiin nila ito eh. Na may agreement, kinonfirm na ni Duterte na mayroon silang gentleman's agreement. Ang next step nila, sasabihin nila, that is agreement between the state of China and the state of the Philippines. Yun ang next step nila. Sinabi na nila yan sa kanilang press release eh. This is the agreement between China and the Philippines. Okay. Parang napaka-active po kasi ng kanilang narrative, no? Yung kanilang influence operations na alam naman nilang mali pero ipapakalat nila at dun magsisimula yung starting point ng mga discussion. Pero paano po ba natin itong maganda i-counter? Kasi nga unang-una, nanalo na tayo sa arbitral ruling 2016 pa lang. So sa atin malinaw yung Ayungin Shoal as a low tide elevation. So how do we move from here po? Well, we would continue to supply Sierra Madre with construction materials kasi we cannot say na hindi na natin i-supply kasi that means sang-ayon na tayo doon sa narrative ng China. We must continue, no? At saka we must think of putting up another structure. Kasi yung Sierra Madre talaga lulubog yan eh. We can only repair it up to a certain extent eh. So mag-isip na tayo anong itatayo natin doon because as part of the EEZ of the Philippines, exclusive right natin na magtayo ng struktura doon. So ang suggestion ko, we put up a lighthouse, a marine research center at saka substation ng Coast Guard para meron tayong Coast Guard vessel doon. Pag inatake yon, we can invoke the Mutual Defense Treaty with the US, no? So we maintain it
as a Coast Guard substation. Lastly, Justice, no? Dito sa ginagawa lagi yung pambubuli ng China dito sa ating resupply missions, legally, ano pa ba yung pwede nating ruta? Ano pa ba yung mga pwede nating puntahan po na korte, for instance, dito sa ginagawa ng China na pag-ganon, yung pangaharas sa ating mga resupply missions po? Well, pagtatayo tayo ng civilian structure like lighthouse, marine research center, or substation ng Coast Guard, tapos hintuin tayo ng China in constructing those structures, those civilian structures, we can go to the tribunal. Kasi ngayon, we cannot go to the tribunal kasi it's a military activity. Resupplying BRT Sierra Madre is a military activity kasi naval vessel yung BRT Sierra Madre. It's a military vessel. And UNCLOS has no jurisdiction over military activities because China in 2006 opted out of arbitration when it involves military activities. That is allowed under UNCLOS. So we have to find a way to convert the activity to a civilian activity. Like paano po? Yan, magtayo tayo ng lighthouse to be manned by the Coast Guard. Magtayo tayo ng Marine Research Center to be operated by the UP Marine Science Institute. At saka may substation ng Coast Guard doon. We can park there, station there, two small Coast Guard vessels so that if that will be attacked, it's still an armed attack on a public vessel of the Philippines covered by the Mutual Defense Treaty. Okay. So marino po yung mga options for the Philippines. And maraming salamat po, Justice Carpio, as always, sa inyo pong matyagang pagpapaliwanag dito sa mga bagay na napakalinaw po na mali, no? Maraming salamat, Justice, and thank you for joining us po tonight dito po sa Facts First. Maraming salamat, Christian. Maraming salamat sa mga viewers natin. Good evening to everybody. Magandang gabi po, sir. Yan po si Justice Tony Carpio. Pinaliwanag po yung mga problema, intricacies dyan sa issue ng secret deal na pinasok ni mahal na Pangulong Rodrigo Duterte with the Chinese President Xi Jinping. O kayo, mag-decide, no? Tanggalin niyo yung kulay ng politika dyan. Sino ba tama dyan, sino mali? Tama ba yung pinasok na deal ni mahal na Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon, nabuhay yung mga trolls na naman, no? Late na kayo, kayong mga trolls, no? Kumabul pa kayo. Tapos yung mga comment niya, walang kakwenta-kwenta. Lagyan niya naman ng konting laman. Medyo debatihin niya naman ng konting sustansya ng pinag-uusapan natin dito. Yan. Huwag niyong gawing badge of honor yung katangahan. Okay? So, maganda nga po pinag-uusapan itong secret deal na ito. Dahil pag inisip niyo, paano kung binibenta na pala interest ng Pilipinas dyan, no? Ang problema kasi kay Rodrigo Duterte, hindi mo alam kung minsan kung ano yung sinasabi. Seryoso ba o nagjo-joke? Hindi mo maintindihan minsan, eh, no? Siya mismo, ang gulo-gulo, eh. So, ang malinaw lang sa kanya, napakahilig niya mag-insulto. And more recently, in-insulto na naman niya si Bongbong Marcos, no? Sinabi, hindi ka nga nakagraduate, eh. Hanggang second year college ka lang, eh. Ayos, no? Ganyan kataas ang level ng diskurso pag galing kay Rodrigo Duterte. Ayan, you be the judge, no? Tingnan niyo mabuti, sino ba rito yung tama at sino yung mali. And sa akin kasi dapat hindi tayo nag-aaway-aaway kung issue ng West Philippine Sea ang pinag-uusapan. Eh, hindi ko alam dito sa ilang mga tangan trolls dito, no? Hindi ko alam kung magkano binayad sa inyo, sapat ba yan para ibenta niyo yung ano, yung prinsipyo niyo o yung pagiging Pilipino niyo. Diba? Yan ang hindi ko maintindihan minsan. Or actually, naintindihan ko. Money talks. Okay? So ano, happy na po ba kayo sa mga pinag-usapan natin ngayong gabi? Okay na po ba kayo? Papaalam na tayo? Okay. Gusto ko na magpaalam gabi na eh. 10:17 eh. Pero may sumulpot eh. Kayo ba nagpasok nito? Ba't may ganito? Ang ganda ng gabi.
Pwede ba makasingit? Parang gabing-gabi na, galit ka pa rin eh. Ganda-ganda ng usapan namin ni Justice Carap eh. Bigla kayong papasok eh. Ano ba yan? Parang galit ko eh. Gabing-gabi, galit. Sa Sunday ng gabi, dapat nagpapahinga mga tao. Medyo agitated ka eh. Kaya, binanatan ko yung mga trolls eh. May tinamaan eh. Sabi ko, makasamahan nga si Christian. May mga tinamaan eh. Wala akong pinapangalangan ng trolls eh, pero may mga tinatamaan eh, no? Oh, siguro na insulto na nasabihan tanga. Eh, hindi ba kayo tanga talaga? Baka mas matalino lang sa atin dahil naghahanap buhay eh. Tayo hindi naghahanap buhay eh. Ganun ba? Teka, paano kay small pot? Anong nangyari? Ha? Eh, alam mo naman, Chinese hacking. Na-hack na naman ako dito. Ah. Ano ba yan? Yung background. Mount Fuji ba yan? Oo. Hapon yan. Trilateral yan. Kasama sa trilateral. Hindi yan. Okay. Okay. Although yung pinapanood ko kanina, no? Bago ko kayo pinanood ni Justice Carpio, ay pinapanood ko kanina ay yung one, China from Above. Sa Disney Channel. Ganda. Ganda, China from Above. Yung modern technology, tinignan yung Great Wall at saka yung Xanadu ni Kublai Khan. No? Hindi ko alam na may ganun pala. Mag-subscribe na nga ako sa Disney Channel. Mukhang maganda yan. Lalo na yung suggestion ko sa iyo, yung 90s. So saan nagsimula ang social media at saka yung mga magagandang mga technology. Yung may sinadjust nyo, parang huling yung minessage sa akin. Check mo tong bagong prime minister ng Japan, Maria Ozawa. Check mo yan. ayang ka na naman eh. Oh. Gabing-gabi ng linggo, nag-agitate ka eh. No? Linggo-linggo eh. No? Teka muna, linawin ko lang. Meron ba tayong mapapalang matino sa usapan na to? Ang ganda-ganda ng discussion namin kanina ni Justice Carpio. Baka naman puro kalokohan na mapag-usapan niya yung gabi. Napaka-respectable ng guest mo. Itong guest mo ngayon, always available. Sabi nga ni Jurex Doronio. Available. Ganun ba? Okay, sige. Pag-usapan natin to, no? Ano ba? Ininsulto na naman ni Duterte si Bongbong Marcos. Ano ba meron sa taong yan? Nung wala ko yung narinig, pinanood ko eh. Yung kanyang interview, yung kanyang press ko nung Webes, eh. Webes ba yun? Merkules, no? Pero isa, mahigit isang oras eh. No? May binanatan siya, minumura siya. No? Hindi ka naman nakatapos ng second year college. Nung una, medyo kinabahan ako eh. Baka ako yung tinitira. Naalala ko, umabot pala ako ng third year college. No? So, okay. Mali. False alarm. Kaya, iba pala yung tinitira. Pero okay. Puro mura kay Justice Carpio. Kaya katilex ko si Justice Carpio eh. Sabi ko, mukhang you must be doing something right dahil minumura kayo ni Juan. Ni Digo. Duterte. Wala ako yung sagot ni Justice Carpio sa inyo. Wala ako. Ano? Pwede. Who's this please? Who you? Magpapaalam nga ako sa inyo na pwede ko paggamitin yung salita kong paborito. Ano? Deconstruct? Ano yung deconstruct? Ano yung deconstruct natin? Kanina dine-construct ni Justice Carpio yung mga statement, no? Na contradictory statement ni Kwan eh. Ni Digong, di ba? Oo. Unang nilabas ni Harry Roque na may secret agreement, kinontra ni Panelo. Kausap daw niya si Digong, tsaka si Executive Secretary Medjel Dea, secret agreement, no? Tapos naglabas yung China, sabi meron, no? Sabi ng China meron, mukhang mas papaliwalaan ko pa yung China kaysa kay Digong eh. Napilitang umamin tuloy ngayon si Digong doon sa kanyang press con. Meron nga. Maganda yung deconstruction na ginawa ni Justice Carpio. Pero hindi ba classic Duterte yan? Hindi mo alam kung ano yung sinasabi niya. Ang description ko sa kanya mga salita, parang ano eh, it's like viewing a Salvador Dali painting. And it's not funny. Parang stream of consciousness ko ano maisip.
ibubunganga, di ba? Kasi doon sa gentleman's agreement, parang hindi naman yung sinabi na gentleman's agreement yun, pero sealed with the handshake. Parang hindi ko maintindihan, ano ba yun? Hindi, sabi niya, hindi gentleman's agreement dahil status quo lang eh. No, yun yung kanyang ibig sabihin. Hindi ko pa rin magets. Ang ginamit ng term, status quo. Ibig sabihin, walang gagalaw. No? Pinapaalis nga natin yung China doon sa kanilang artificial island sa ating EEZ eh, na napanalunan natin sa UNCLOS. Tapos, mag-aagri tayo na hindi sila aalis. Tapos, tayo naman, meron nabubulok na BRP Sierra Madre na sinusuplayan natin para hindi gumuho. Pero ang ibig sabihin pala ng status quo ay hindi tayo magsusupply. Ibig sabihin, inaprubahan niya na gumuho, no? Kaya may method yung kanyang madness eh. May method yung kanyang insanity, di ba? Yun yung kaya maganda yung statement ni Justice Carpio. Sinubukan niyang ipakita yung insanity, no? At saka yung contradiction sa mga statements ni Digong, no? Minsan kasi nalilito yung mga, mismo yung mga trolls na nalilito eh. So, okay, no? Nalilito ang mga trolls dito kaya hindi maayos-ayos yung mga narrative nila eh, no? Pinapahilit pa yung ulo ni Christian, yung mga trolls. Hindi eh, napaka-cool ko nga eh. Napaka-cool ko nga dito, no? Pag sinabi kong tanga tsaka bobo yung mga bayaran na yan, hindi mo na ako galit. Statement of fact lang. Wala akong pinapangalanan, tinatamaan eh. Pag sinabi mong bayaran, hindi lang troll siya. Oh, may mga analyst din. Iba, nagsisurvey pa eh. Kanina nga, pinadala ko kay Randy David yung isang lumabas na scholar. Sabi ko, kilala mo ba itong scholar na to? Sabi niya, hindi. scholar ng ano yan? Scholar ng independence sa China at saka bumabalat sa foreign policy ni BBM. Hindi, pinadala ko sa kanya. Kilala mo ba itong scholar na to? Pasan naman. Baka nakasalubo ka na sa Moraita yan. Sabi niya, hindi ko alam. Sambalag scholar ito. Sabi niya, pag scholar kasi, mas pinagkakatiwalaan ko si Randy David, no? Kaysa dun sa magkatika UST na elemental. Kaya, baka naman yung sinasabi niya, literal na scholar ng ano, lari, ng CHED. No. Baka naman ganun. Pwede. Kumbaga paaral. Kahit hindi ako graduate, scholar din ako eh, ng varsitarian. Ako, at one point in my life, naging scholar din naman ako, pero hindi man ako magpapanggap ng China analyst. Ako rin, hindi na ako magpapanggap. Bakit lang tayo dyan? May meron-meron lang tayo at sinusundan natin yung mga analysis ni Justice Carpio. Oo, oh, sumusulpot-sulpot minsan sa programa. Miski patulog na ako, biglang darating. Next time magawa natin ng special effects, no? Yung gumagano sa screen. Umaangat. Kasi nung huli nangyari to, galing kayo sa impyerno, di ba? Nung huli nangyari to eh. Amoy asupre pa ako nun. Oo, tsaka marami kayo nakasalubong sa impyerno, no? Habang umaahon. Marami. Okay. At yung mga taxi at saka tridor na nandun? Oo nga. Ibig sabihin, nandun pa sila, miski buhay pa? Nandun na sila? Nandun. Ganun pala yun? Tagal na. Ako naman, iba naman yung mga kasalanan ko. Hindi naman kataxi lang. Ano ba? Wala lang ganyan. Yan ang problema rito eh. Kinagaya mo si Digong tsaka yung China, naglalaglagan eh. No? Pati ba naman okay. First, may laglagan. Okay. Ito, pag-usapan natin. Ito, interesting to. No? Hindi ko na nabago itong ano eh. Itong ating cardgen. Pagtsagaan na natin ito. No? Yung sagot ni Bongbong Marcos doon sa mga banat ni Rodrigo Duterte, mukha bang calculated o mukha nakitaan na ng pagkapikon? All of the above. Tingin ko medyo pikon na rin siya. Pero at the same time, dahil doon sa kanyang saging approval ratings, ay naisipan din niya na gamitin na. I-weaponize na itong usapin ng West Philippine Sea dahil ang taas ng approval rating dito eh. At saka ang taas ng galit sa China. So tingin ko it's partly calculated, partly galit, no? Kaya yung kanyang horrified statement, no? Na napakahaba ng kanyang interview na hindi madalas niyang ginagawa, eh nangyari, no? Kaya okay na sana eh, may sumunod pa siya ng mga statements, 'di ba? Sabi niya na naniniwala siya talaga na merong ganyang klaseng
secret agreement na sa kanyang pagkakapaliwanag ay talagang treasonous yung substance. Hindi niya ginamit yung salitang treason. Pero yun yung ibig niyang sabihin doon sa kanyang interviews, no, na sunod-sunod no, habang nasa Amerika siya. Nagulat lang ako na dinipensahan niya si Vice President Sara doon sa no comment statement. No? Sorry, nagkamali ako ng pindot. Akala ko na. Kibuloy na naman ako eh. Yung pala, no, Take two. Mamaya ako explain ko ano nangyari. Mamaya ako napapaliwanag, ha? Sandali lang. game. Nagulat lang ako doon sa kanyang no, yung kanyang pagdepensa sa no comment statement ni Sara. Akala ko talagang sadya eh. Yung sinabi ko yung no comment statement. Nawala. At sabi niya, eh hindi naman niya trabaho yan as Secretary of Education. Eh, medyo mali. Medyo mali yung sinabi ng pan. Trabaho niya yun. Siya ang in charge sa pag-educate ng ating kabataan. Tapos ang kanyang statement do sa pangbubuli, pananakit sa ating mga kababayan ay no comment. Eh, mali naman yata yung statement ni President Bongbong Marcos. Ako naman. With all due respect. Hmm. Kasi for a second kayo mga nanonood at nakikinig, tanggalin niyo muna yung focus niyo rito sa ating guest na obviously instigator, no? Baka naman kaya naman sinabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos yun, yung depensa niya, pagdepensa niya kay VP Sara Duterte, baka meron naman siyang isang goal politically. He wants to keep this Duterte, the daughter, within arm's length kahit papano. Or ayaw niya munang ilaglag kahit alam mo naman na mahirap paniwalaan na hindi sila nagpaplastikan. Ang suggestion ko na lang, ang comment ko na lang, eh, good luck. Dahil siya naman yung nilalaglag eh. Ayaw nga niya ilaglag, pero nilalaglag siya. Sumama sa liwasang Bonifacio, sinuportahan yung gustong magpabagsak sa kanya. Eh, siya yung nilalaglag. Pero ayun lang, eh, kung talagang ganun ang kanyang pagtingin at ganun yung kanyang conflict-averse attitude, eh di good luck. No, good luck. Sana hindi siya magsisi later on. Pero alam ko kasi Humpty Dumpty mahirap na isole. Hindi mahirap na mabuo. Pero nga, mabuo. Kasi nung minomonitor king kanya mga sinabi nung nasa Amerika siya, nasa Washington. May mga times na parang feeling mo yung ante umaangat eh. Minsan naman yes. Parang biglang bumababa. Parang sabi niya, hindi pa rin niya kinoconsider na kalaban ang mga Duterte, 'di ba? Tapos, gusto pa rin niya makapag-usap. I mean, ano ba nakukuha niya rito out of this? Hindi, sabi ko nga doon sa isang episode natin, eh, syempre, nanalo ka dahil sa unity na yan. No? Kahit malinaw na na too much unity and disunity under the bridge, too much water under the bridge, at saka Humpty Dumpty na, eh, gusto mo pa rin i-maintain yung image na hindi ako kwan. Yung leadership ko ay nagpapatuloy dito sa unity na ito. Pero ayun nga, kinokontradict niya yung sarili niya. At nagkukwan siya, naghihirapan siyang ibalanse yung pagiging strong leader at yung unifying leader. No? At a certain point, kailangan niya magpasya. Siya ba ay a strong leader, a unifying leader, o i-unify niya yung bansa laban sa mga taksil? Sino ba mga taksil? Ang hirap ma-identify ko sino mga taksil. Sino ba? Malinaw naman sa sinabi niya doon sa kanyang interview about the secret agreement kung sino mga taksil. No? Itong agreement na ito ay kontra sa ating konstitusyon, kontra sa ating national sovereignty. No? Kontra ito sa lahat ng ating pagiging bansa. Eh, anong tawag mo ron? No? Di ba lumalabas na ano? Ano ba nagiging ano, parang imahe ni President Bongbong dito? Mukha ba siya nagmumukhang weak? O baka naman unifying nga tulad ng binanggit nyo? Nagmumukha siyang urong sulong. No? Kailangan pumunta na siya dun sa aspeto na ang ni-unite na yung bansa. Tapos na yung ni-unite niya yung Duterte at saka Marcos narrative. Yung continuity ng message ng last election ng 2022. Tapos na yun eh. Tapos na yun. No? Eh, ngayon, yung hamon, paano mo i-unite yung bansa? Laban sa isang foreign aggressor na sinusuportahan nung dati niyang ka-unity. No, ganun na kaklaro eh, no?
So huwag ka nang mag-ips and bats, huwag ka nang mag-vacillate, huwag ka nang mag-urong-sulong, no? Wala ka na makukuha dyan. Wala ka, sino makukumbinsi mo dyan? No? Ang kumbinsihin mo na ay kailangan natin mag-unite bilang isang bansa laban sa mga agresor, katulad ng ginagawa ng ating Coast Guard. Diba? Katulad ng ginagawa ng ating mga frontliners. Yun na yung unity na habulin mo. Huwag na yung unity dun sa mga taksil, traidor, no? At mga gustong pahinain yung ating soberenya. So, ganun na yung puntahan mong unity. Hindi naman kaya na yan. Parang pagtanaw din ng utang na loob. Tsaka siguro, trying to keep the semblance of unity kasi baka naman politically, mas magkaroon ng negative effect sa kanya pag talagang naging out and out yung away nila. At least from his end. Well, yung utang na loob, okay naman yan. Pero yung utang na loob, eh, may pinagbabatayan ng mga prinsipyo, ng mga vision, no? Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng magkaroon ng utang na loob dun sa nagtataksil na sa bansa. No? Hindi ka pwedeng magkaroon ng utang na loob dun sa nagtatraidor na at ibinibigay, pinapayagang ibigay yung ating soberenya sa mga dayuhan. So, whether yan ay China or ibang mga bansa, eh, dapat hindi ka maghabol ng utang na loob sa mga ganyang klaseng mga aliado before o mga ganyang klaseng mga political allies before. So yung political loyalty ngayon, no, ay dapat nakasalalay sa national interest. At may mga panahon na binabanggit na yan. Ang problema lang, yung minsan magba-backpedal siya eh. Magkukan siya para balikan yung, sabi mo nga, utang na loob. No? Eh, false utang na loob yan eh. No? Dapat ang utang na loob mo, eh may batayan. At yung batayan na yan, ay ano ba yung ikabubuti ng bansa? Kung hindi, hindi yan utang na loob. Baka mabahiran ka pa ng kanilang kataksilan. Diba? Huwag ka naman magpabahit. Ah, ganun. Okay. Clean break. Okay, okay. Nga pala, may nag-comment dito, no? Dapat daw, ikaw ay advisor ni BBM. Ako? Papasok na ba? Baka naman advisor na kayo ni BBM, ha? Hindi kayo sasalita. Hindi tayo pwede dyan. Okay na tayo rito. Mga pasingit-singit, pangat-angat. Pag merong guest, no? Okay na ako rito. Yung panira ng magandang episode, no? Bilang susulpot. Pag nandun tayo sa Malacanang, hindi na tayo mag-guest dito. Naalala ko eh. Pag-aalala na rin ako ng host. No, naalala ko yan. Nung nasa Malacanang Rural Yams, hindi ko nakita anino niyan eh. Napakasuplado niyan eh. Wala eh. Hindi ako iniinvitahan ako eh. Nang ANC na eh. Iba yung mga paborito nila. So okay lang naman ako dahil sabi rin naman ng boss ko, huwag ka masyadong magsalita. Advisor ka lang. Ganun. Ito, teka, nabasa niyo ba to yung ano? Merong interview. Alam niyo ba yung Global Times? Global? Oh. Ito yung paragon of journalistic excellence and virtues. Yan po ay, if I understand, no? Pinapatakbo ito ng Communist Party ng China. Kung gusto niyo pong malaman ang tunay na pamamahayag, what real journalism is all about, ang babasahin niyo po, Global Times. Sarcastic po yun, ha? Sarcastic po yun. Baka po akala nyo, totoo yung sinasabi ko. Sarcastic po yun. Kasi recently, ito, April 12, 2 days ago, merong exclusive interview ang Global Times kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag binasa niyo yung interview, parang napakatalino para talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Napaka-eloquent. Kumbaga, alam niya lahat ng mga sinasabi niya. Pati yung background sa trade, etc., etc. Galing, ha? Medyo nabilibo ko ng sobra. Medyo, no? Nabilibo ko ng sobra kay mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pag pinapanood natin siya sa kanyang mga speeches, diba? Tulad ng pinakahuli, yung ininsulta na naman niya si BBM, rambling, eh. Hindi mo alam kung saan hinuhugot yung thoughts. Eh. Pero dito, napaka-organized, ha? Sabi ko, wow. Ganun pala talaga pag in-interview ko ng Global Times. Baka China yung gumawa ng kanyang interview, kaya organized. Hindi, nakalagay dito, pumunta rito yung reporters ng Global Times para kausapin si mahal na Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao eh. Oh, diba? Kaya nga, believe ka lang, sobra pa, diba? Talagang believe. Sobra talaga, nag-uumapaw. Eh kasi, ayun, nagsasalita na si, dinidiscuss ni mahal na Pangulong Duterte yung Belt and Road Initiative. Oh, grabe.
Hindi ko na hindi parang hindi siya nagsasalita rito eh. Sinabi ba niya na yung commitment ng Belt and Road Initiative ay katiting yung pumasok dito? Parang hindi. Pero ang clear dito, binanata niya yung America at saka si Bongbong Marcos. Ayan. Hindi, yung ganyan, clearly. I mean, let's not be naive sa mga ganyang discussions. No? Kasi hindi mo naman makakausap basta-basta ang mga leader of that stature. Pero for you to have an exclusive interview with the former president, ibig sabihin ano yan, di ba? Kumbaga merong agenda. Tama ba? Siyempre. Pero bilanggit ba niya dyan yung bilanggit na nung press con niya na ang kanyang iniiwasan ay nuclear war? No? Alam mo ba, bilanggit pa niya kung ano yung mangyayari sa atin pag nagkaroon ng nuclear war? No? alam ba natin kung ano ibig sabihin ng radiation? Di mo alam yun. Hindi ko pa nabasa ng buo itong article eh kasi baka... Panoorin mo yung internet niya, isa't kalahating oras. Hindi, itong article kasi hindi ko pa binabasa ng buo kasi medyo nagpapahinga muna ako sa pagbabasa ng fiction. Mas gusto ko ng fiction. Baka kasama sa Netflix yan, yung three body problem no, na sci-fi. Hindi kasi yung Global Times, yan ang binabanata ni Commodore G. Tarriere ng madalas sa Twitter. Lagi niyang kinokorek yung disinformation yan. Kaya medyo gulat na gulat ako, no? Na nagkaroon siya ng exclusive interview with Rodrigo Duterte. Yung Global Times, iba naman yan sa Manila Times. Parehong Times, pero mag-iiba naman. Bakit? Ganun din ba yung Manila Times? Hindi naman. Meron naman dumatitiro. Pero ang dominant lang kasi, yun yung una kong binabasa eh. Parang ikaw, babasahin mo Global Times. Ako, papanoorin ko Fox News. Ang daming lunatic dun eh. No? At ang babasahin ko, itong Manila Times. Dahil paborito ko si Bobby Tiglao. Tsaka yung mga ibang katulad. Magkaibigan ba kayo ni Bobby Tiglao? Ha? Magkaibigan ba kayo? Para magsalita ako. Ito, lilinawin ko lang po. Ang kaaway ni Ronald Llamas, hindi ko kaaway. Ang kaaway ko, hindi niya kaaway. Baka madamay ako. Ang daming kaaway niyang tao na yan. Kaaway mo, kaaway ko rin. Yung kaaway ko, hindi mo kaaway. Magkaiba yun. Hindi, laglagan to. Parang si Harry Roque, si Sal Panelo, at saka si Digo, laglagan, di mo alam. No? Buti na lang, salita yung China na meron ngang deal with President, ex-President Duterte. So, kung kakasuhan mo si Digong, China ang gagamitin mong testigo. Pero nga kasi, parang ang labo kung ano yung laman eh, di ba? Although inamin din naman ni President Duterte, no? Status quo, as is where is. Tinanong siya ng inquirer doon sa press con niya eh. Ano ho ba ibig sabihin yun? Parang nalito na eh. No? Tinanong na siya ng diretso. Ano ba? Meron ba ho talagang secret agreement? Di ba dati ka inquirer? Oo, dati. Sino ba nagtanong doon? Basta babae eh. May nagtanong. Parang linawin nyo na. Baka nalito rin siya. Hindi kasi ayaw niyang gamitin yung ano, di ba? Parang hindi niya ginagamit yung gentleman's agreement. Sabi nga, ibig niyo ba ang sabihin, tama yung sinabi ni Harry Roque. No? Si ano Harry Roque ang ginamit eh. Sabi niya, oo. Hindi ka nga pala. Paano yun? Di ba din? Ang sabi lang niya, no, hindi lang niya ginamit yung term na gentleman's agreement. Hindi nga daw niya alam kung nasan yung ayungin eh. Di ba? Presidente ka ng bansa, di mo alam kung ano yung ayungin. Well, may kilala ako dating mataas na official ng Duterte administration, hindi alam kung nasan yung Benham Rice, to be fair. Hindi. Baka nalito siya. Akala niya kasi Philippine Rice. Bibigyan ko na siya ng ganun pa. Leeway. Ganun ba? So teka, hindi ba napahiya naman dito si yung isang magaling din na abogado, si Attorney Salvador Panelo? Kasi dininay niya eh. Merong gentleman's agreement. Definitely, pero dahil siya ay abogado, no? Pwede niyang ipaliwanag yan. Paano? Yan yung magagaling na abogado ni Digong. Na dinedepensahan nila yung presidente, pero pag nilaglagan sila ng presidente, ipapaliwanag nila na joke only
or ipapaliwanag nila na hindi, ganito ibig sabihin yan. No? Yung, diba? Kaya dapat believe ka sa mga ganyang klaseng abogado. Ano yung nangyari dito? Ayun, magaling din yun. Nagalit no? Yata. Kahit nahuli na eh. Go. Nangyari. Yung ba i-test dito, yung mga magagaling na abogado? Pagsabay-sabay ano? Mo sila, maganda yun. No? Si Harry Roque, si Panelo, pagharap mo. Ni invite ko minsan yun eh, hindi mo na ako sinasagot eh. Si Attorney Sal Panelo, ano bang mapapala natin pag ginis siya? Madalas ko ma-interview dati yan eh. Ano bang mapapala natin pag in-interview yan? Ang mapapala natin ay matututo tayo paano magsinungaling. Eh, kasi dati no, naalala ko, ginis ko sa ANC yan eh. Pinag-usapan namin yung, i-remember yung isang event, I forgot kung saan bansa to, yung may hinalikan si Duterte sa stage na Pinay, lips to lips. Oo, sa Korea. Korea. Oo, Ano sabi niya? Ang palusot ni Harry Ro, ni Salvador Panelo doon, it's like kissing your granddaughter or daughter. Ganun daw. Hindi lang pedophilia. Oh, parang mahirap yata. Imagine na nilalaplap mo yung ano. No? Baka sa kanya natural lang. Natural lang. Medyo ibang weird. Ibang level din yung mga yan. Ay nga, kaya minsan mapapaisip ko, dapat bang bigyan pa ng platforma to? Pero nang time na yun kasi, meron pa siyang posisyon. If I'm not mistaken, Chief Presidential Legal Counsel or tagapagsalita. I forgot. Yung lang naman yung dalawang posisyon na, na in-occupy niya, di ba? Mm. Okay. Ano ba pinag-uusapan natin? Eto, okay. Si Sara Duterte, dapat ba nasa cabinet pa yan? Given the, ito, di ba dati, grabe na yung pagmumura ng tatay niya. O ngayon, ininsulto na naman yung presidente. Kasi dinefend siya ni Bongbong Marcos. I mean, kay ko si Sara Duterte, what's the prudent thing to do? Eh kung may konti ka man lang, konti lang nga, ounce pa. No? Sabihin ko sana, may konti ka ounce of self-respect. dapat kusa ka na, huwag ka na maghintay, huwag ka na pahirapan yung boss mo. No, lalo na kung yung boss mo ayaw ka ipahiya, edi irespeto mo na, ikaw na yung magkusa. No, na mag-resign dahil lalo na may statement pa yung kapatid mo, no, parang may hint ng kwan eh, ng very strong antagonism na gusto ba ni presidente na mangyari sa kanya itong mga diktador na namatay, no, habang nasa posisyon. Parang may ganung klase ng not so bad. Binanggit siya, Mussolini, Romanov. Yan, 'di ba? Romanov, Mussolini, etc. Alam mo, pinatay 'yun habang sila yung mga pinuno, 'di ba? So medyo failed, not so bad threat pala. Napanood mo rin pala yung naisip ko lang, ang takeaway ko ron, nagbabasa pala siya. Maganda ka. Talaga nakakakita ka ng positibo sa mga bagay-bagay na ganyan. Hindi kasi, baka naman binasa niya yung mga historical account dun sa... Yung paborito kong salita, dialectical ka rin pala mag-say. Dialectical. Baka naman nakabasa ng ilang aklat tungkol dun sa last days of the Romanovs, di ba? Okay. O baka yung mga fiction na conspiracy theories, ha? Buhay pa raw. Yung, diba? Sakit ng isa kasi, hemophilia, di ba? Oh. Yung uniko iho ni Tsar Nicholas. Pero sa panahon nito kasi, no? Pag andyan yung Netflix, pinapalabas lahat yan, di ba? Disney Channel, HBO Go, Amazon Prime, na nandyan. Tapos may ChatGPT pa. Pwede mo namang itanong yun doon eh. So, pwede ka namang panggap na nabasa mo yung libro. Diba? Hindi. Ako pagtatanggol ko siya. Tingin ko nabasa niya. Tingin ko lang. We can agree to disagree. Dahil mataas yung pagtingin mo sa kanila. Ako hindi. Mataas talaga. Kasi, sa akin kasi, pag bumanat ka na ng mga Romanovs, medyo higher consciousness ka na. Hindi ko ako mapupunta sa Bolshevik Revolution eh. Bolshevik Revolution eh. Sabi ko, baka magkaroon tayo ng konting lecture about Tsarist Russia and Soviet. No? Yan. Konti lang alam po dyan, pero pwede mo ako talungin. No? Hindi, wag na. Baka sabihin.
Sana talagay mo si Baster. Ano bang ibig sabihin ng Romanov? Baril ba yun? Baka baril yan. Ano sabihin ng Romanov? Paano ba nagsimula yung dynasty na yan? Di ba? Hindi naman niya sumulpot na parang kabuti. Tsaka actually parang minabasa ko kailan ba, a few years ago, no? Parang meron daw segment ng Russian population na ano, parang meron pagtingin, no? They wanted to return to that, ano? To that age. May ganun. Mukhang may mga kumpay, may mga kamag-anak pala na tira. Oo, pero ang isa sa mga importanteng characters na si Rasputin, eh. Na alam natin, meron din sa ilang mga... Sino mga Rasputin dito? Si Rasputin, di ba ano rin yan? May pagkabula ang propeta yan? Oo, parang po yan, eh. Parang womanizer. Oo, sekta. Manyakis din yan, eh, no? Oo. Parang lahat ng sakit ni Digong yung binabanggit mo. Hindi, tsaka si ano, naalala ko na, nabasa ko. Ito naman, nabasa ko talaga, no? Hindi man to chinat GPT. Alam ko mabantot pa yan, eh, kasi galing siya sa isang ano, sa isang parang liblib na komunidad, rural area. Tapos he was able to worm his way into power. Tapos na convince niya yung ano, sa ano, nakakagamot daw siya. Tsaka hypnotic pa, di ba? Oo. Na nakokontrol daw yung ano, yung hemophilia ng bata. Pag siya yung ano. Ilang beses siyang sinubukan patayin, hindi mapatay-patay. Lason, barel, saksak. Patagal yan bago namatay, di ba? Oo. Yun yung classic na masamang tao, masamang damo. Pero patagal mamatay, no? Alam ko, hinulog pa yun sa ano, eh, sa river, di ba? Sa well. Tama. Ayun. Kung nakikinig sa atin si Baste, baka may natutunan siya. Hindi, yun lang kasi. Medyo telling nga, nakita ko yung bahagi na yun. No? Binanggit niya Romanovs and Mussolini. Parang ano ba to? Tinatakot mo ba si mahal na pangulong Bongbong Marcos na baka ganun yung anuhin mo? Kasi brutal ang pagkamatay ng mga Romanovs. Eh, no? Ano yan? Saan ba sila pinatay? Yekaterinburg. Akala nila dadalhin sila sa ibang bansa para exile. Yung pala. Ayan. Ganun yan, eh. Wala yung legend ni Natasha. Na may survivor din. Ah, ano yun? Kalokohan yun. Mga 15 years ago, may lumabas sa Inquirer, front page, someone claiming na siya yun. Obviously, hindi. Kasi, ano na yan, nagkaroon ng DNA findings dyan na talagang patay lahat. Wala nakasurvive. Saan ba tayo napunta dyan, no? Parang pinapamukha mo na hindi nabasa, eh. Ito kasi dinidepensahan mo na nabasa, eh. Ako may duda, eh. So, okay, sige. Suko na ako. Mukhang hindi nabasa. Umabot tuloy tayo kung saan-saan. Pati kay Rasputin. Okay. Hindi, pero kasi sa mga administrasyon, minsan may mga karakter na ganun, di ba? Rasputin yung taga-bulong, di ba? Oo. May ganyan. No? sa inyo ba? Sa inyo ba? Baka ikaw yun, ha? Kailangan mo na konting ako, eh. Konting masamang tao. Para na masamang tao. Dito pa nung nakarang administrasyon, sino ba yung mukha Rasputin dyan? Parang wala naman yata. Ano? Parang marami rong Rasputin yung nakarang administrasyon. Oo. Ah, marami ba? Oo, parang marami ron. Okay. Sinasabi yung Duterte administration, di ba? Yun yung nakaraan, eh. Marami ba? Marami. Isa-isahin ba natin? Wag na nga. Nga pala, may silver rin yung, ano, yung discussion natin about the Romanovs. Ha? Kasi medyo naligaw yung mga trolls, eh. Baka napunta sila sa hanggang Roman Empire. Okay, no? Roman Pope. Romanov po, yun po yung Roman na nag-invento ng Molotov. Yun po yun, Romanov. Di ba? Yan po ang ibig sabihin nun. Kapala, ba't mukhang wala kang ginagawa ng Sunday night? Anong meron? Sabi siguro ni Justice Carpio, ba't ba ako napasok-pasok dito? Oo nga. Nasusalpot na, pasaway. Siguro kung nanonood pa siya, sabi, ang ganda-ganda ng panaya, tali-tali na. Parang nabahiran.
Napaka-rigorous at napaka-disente. Tapos biglang may pinasumpot dito. Pasensya na po, Justice. Bigla po sumulpot. Hindi ko po maiwasan eh. Talaga nandiyan, kumakamoy. Gumaganon kanina po. Nandito ako. At least umabot naman ang third year college. Kaya pala, ito may nagpapatunong kanina pang umaga, no? Kanina pa nung simula, no? Kayo ba'y naghapunan na? Oo, busog na busog. Kaya tingnan mo, malusog ako masigla, di ba? Hindi ka tulad ng nakaraan. Ang init ng ulo, grabe. Tapos nag-message ako after, ang tagal sumagot. Sabi ko, mukhang maligtanim ng galit. Ha? O nga pala, may babatingin ako dahil nung kumakain kami sa Italianist isang araw nila, Glenda Gloria, biglang may yumakap sa akin na kwan, si Fernando at saka si Susan Bacani. No? Talagang fans daw sila, fans mo daw sila. Nadamay lang ako dyan. Pero natutunan sa atin, no? Ganyan-ganyan. Tapos, nung isang araw naman, dito sa book sales, sa Trinoma, no? Si Dr. Sarmiento, kasama niya yung kanyang pamilya. No? Oh, ano nangyari? Ayun, sabi niya, nakikinig siya. Sabihin ko sana, may natutunan naman kayo. Actually, yan din ang ano ko. Yan ang lagi kong sagot sa mga, kunwari, minsan, paminsan-minsan lang naman, no? Hindi naman tayo makasikat eh. No? Paminsan-minsan, may nakakakilala sa mall. Sabihin, uy, napapanood ko kay ganyan. Sabi ko, may napupulot ba kayo? May napala ba kayo? Ganon. Gulat nga ako doon kay Fernando eh. Niyakap ako eh. Sino to? yan po isang lesson. Pag lalaki po kayo, wag po kayong basa-basa aakap kay Ronald Llamas. Kung babae, okay lang. Gagalit siya pag lalaki. Anong pangalan? Fernando? Fernando at Susan, tsaka yung Susan Bacani. Fernando and Susan Bacani. Maraming magandang gabi po sa inyo. Sino yung pangalawa? Dr. Sarmiento. No? Walang first name? Kalimutan ko eh, pero mukhang disente. Ba yan? Di pa kinuha yung pangalan. Bakit nag-reunion kayo? Ito ba yung reunion ng wag po? Hindi. Iba na yan. Iba? Iba yan. Sunday yan. Tapos may, sino ba? May isa pang lumapit eh. Nasa Jollibee ako eh. Jollibee ah? may lumapit eh na Ehersito daw ang pangalan. Tika pagsanghan din. No? Baka related sa kay ER. Pwede. No? Tika pagsanghan. Pagsanghan kasi ako eh. Sabi niya, lumapit habang magbabayad ako sa Jollibee. Oh, Jollibee ah. Nakikilan ba? Baka nakikilan niya na. Oh, so alam mo naman, ha? Hindi ako pumupunta doon sa mga tambayan ni Christian Esguerra. Ano ba? Jollibee at saka Mamunlok. Saan ba ako tumatambay? Ha? Iba sa mga kwan ba? Sa mga Manila Pen. Labi ng mga hotel, di ba? Diyan ka nakatambay. hindi lang sa Sulu. ang dami kasi yung politiko ron eh. Sulu Hotel. Hanggang ngayon ba? Oo, hanggang ngayon. Yung mga labi, tambayan ng mga kwan yan eh. Ng mga politiko. Dahil dapat diyan ka kasi nakikita. That's where you can be seen, no? At parang kwang ka, medyo arrive ka. Hindi ka tulad ng mga iba dyan na nasa Jollibee. Hindi arrive yun. Hindi, dati kasi, I'm not naming any hotel in particular. No? Pero minsan may mga na-identify akong hotel na infested ng mga trapo eh. Parang doon nabubuo yung mga willing and dealing eh. Nakikita ko lang. Oo. Gusto mo bang pangalala? Kasi yung mga nakikita mo, hindi na. Huwag na. Pero yung hotel, medyo dalawa yung naalala ko eh. ano ba hotel yung nagkwentuhan tayo nila ko? Nila Ambassador Bataclan. Dati natin. Yun? Decent yun. Makati Diamond Hotel yun. First time ko nakapunta. Across Greenbelt. Mm-hmm. Diba? Hindi, ayoko. Tambayan ko lang naman yung mga Evergutesco Grand Central. Yung mga ganun. wala na ngayon yun eh. Mga Cherry Foodarama. Yun ang mga tinatambayan natin. Try normal lang. Pangmayaman pa nga yun eh. Tayo, karaniwang obrero lang tayo. Mas gusto ko ron, dahil nakakakuha ko naman sana sa na libre. Hindi nakakarating sa akin. Idiin pa. Hanggang wala pa rin ha. Tagal na. Pwede ba, yung ba yung mga sanas, pwede mong parang ginagawa sa steak yung dinadry age? Pwede. O kaya,
Pagdating sa akin, buto na lang, no? Yung isa, nilagay ko lang sa altar. Oh, may tanong si John Wanderer. Tumatambay ba kayo sa podium? Gusto ko sana eh. Kaso malayo eh. Tsaka ang traffic dyan eh. Tsaka pang mayaman dyan eh. Parang hindi ka pwedeng 500 lang ang laman ng wallet mo dyan eh. Pupunta lang ako dyan pag may sale yung Gordos. Ano, pag nag-sale yung Gordos dyan, 60-70%. Ah, oo. May card ako ng Gordos. Oo. Nag-sale dyan, mas malaki siya eh. Mas malaki siya kaysa sa ibang Gordos. Kaya marami ka makikita. Yung mga panluto, dyan mabibili. Which reminds me, kaya magkakaalaman, no? Ano yung mga naghahamon na magluto. No? Oh, Gordos, no? Oh, nakahanda na yung ano ko eh, kitchen knife eh. Nahasa na eh. Ah, tagal ko na nabinigyan. Yan. Tagal ko na nabinigyan mga ganyan. Okay na, gabi na. Pakinan tayo ulit. Baka bukas na. O, sige. Maraming salamat. Oh, sige. Pag, pag may nakita akong dissenting discussion, sisingin tayo para. Next time ano, stand alone tayo uli. Gulat na ako bigas sumulupot. Hindi, in-invite ko po si ano, si Mr. Ronald Llamas. At ang tagal ng lead time ng invitation ko sa kanya, in-invite ko siya siguro mga 9 and then mga 9:15. Di naman, no? Ikaw talaga. Ikaw, fake news. Ano ba? Dissertation. Nakala ko pa naman ikaw yung paragon. Ano ba sabi ko? Ano ba anong oras ba ako nag-invite? Alas 10. 9.50 plus, 9.55. Hindi, ito. Babalikan ko. Oh. Kalagitnaan po ng interview with Justice Carpio. Ah, hindi. Grabe, ang kapal ko. Oh. In-invite ko siya 10.06. Diba? Sabi ko, ginagawa pa sa buhay to? Sabi niya, pwede. Always okay. Available. Okay. Oh. Sige. Kita-kita tayo soon, ha? Kita-kits. Magandang gabi po. Long time no see. Sige, oh. Namiss ko si Ronald Llamas. Tagal kami hindi nagkausap, eh. Parang tatlong araw lang. Sige. Maraming salamat. Good night. Happy Sunday. Thank you. Sige. Bye. Ayan. Okay na. Tama na. Linggo. Kita-kita tayo bukas. Ang guest po natin bukas, si Professor J. Batong Bakal. Pag-uusapan pa rin po natin itong secret deal na pinasok ni Rodrigo Duterte sa China. Magandang gabi po sa inyo lahat. And maraming salamat po sa mga sumama po sa ating diskusyon, miski Sunday ng gabi. Maraming salamat po. Okay? Thank you po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. See you tomorrow dito po sa Facts First. Magandang gabi po.